nung bata po ako. Ito totoo po talaga. Gusto ko lang po talaga yumaman. Unang yumaman, pangalawang po sumikat. Singsikat ni Michael Jackson. Take note that. Gusto ko po na magkaroon ng maayos na buhay ang pamilya ko. Ayaw ko na pong maghirap ang pamilya ko. Gusto ko rin pong magka-aircon. Gusto ko pong magka-rosy si cheeks. Gusto kong makain lahat ng gusto ko. Lahat ng laruan na gusto namin magkapatid ay mabili ko. Mabili ko ng kotse ang tatay ko na pula. Mabili ko siya ng boots. Lahat talaga. Pero alam niyo po, lahat ng pinagdaanan ko sa buhay for the past 20 years, may magaganda, mayroong hindi maganda, ay tinuruan po ako kung ano ang pinaka-importante lang naman talaga sa lahat. True definition of success. Ito po yung mga memories that we create, we make with our loved ones. And yung peace po na meron ka sa puso mo, and your peace between you and God. Yung nagkakaintindihan po kayo na, Lord, ito po ako. Imperfecto po akong tao. Pero Lord, everyday po, humingi po ko ng tawad sa mga pagkukulang ko. Turuan niyo po ako mas maging mabuting tao. Everyday. At alam niyo po, ngayong nagkakaedad ako, I'm turning 35. Limang taon na lang po, 40 na ako. Akalain niyo po yun. Grabe, dati 14 lang ako. Ngayon, magpa-40 na. Madalas po, naiisip ko, sa edad kong ito, at sa platform ko na binibigay sa akin, para akong nagkukulang na sa oras, I am running out of time. Kasi madaya pa po akong gustong ma-experience kasama ng pamilya ko. Madami pa akong gustong gawin para sa mga taong nagtitiwala sa akin. Kayo po, sa inyong lahat. Gusto ko po ng growth, personal growth. Sa trabaho man o personal, gusto ko pong mag-grow bilang tao. And I feel frustrated and insecure at times because I am not equipped. Yet po ang totoo. But every day, I am reminded by God to continue to trust in Him. And to just let go. Kasi siya naman po talaga ang source ng lahat eh. And without Him, I can do nothing. Yung kanya pong salita, alam niyo po, gusto kong i-share din po sa inyo. Kaya po ako po nininervyos na mag-perform at lalo na po mag-konserto dahil nahihirapan po ako huminga. At nagpapasalamat lang po talaga ako kay Lord dahil siya po lang talaga nagbibigay ng lakas sa akin. At yung mga mahal ko sa buhay, ang aking pamilya, they continue to be my source of inspiration. Mga taong pang naniniwala at nagmamahal ko sa akin. Si Lord po, patuloy po ako nire-remind to be still and have a little more faith day by day, every day. And to keep in mind that He has already won the battle. He has already planned out everything. Marami po tayong fears, marami po tayong doubts. Dina-doubt natin ang mga sarili natin. But, pero huwag po natin kakalimutan that He is always beside us, fighting for us, fighting with us against the enemy.